Pananampalataya at biyaya, pagsasalarawan ng patuloy na pag-ibig ng Diyos sa ating panahon. Pananampalataya at biyaya, tawag ng Diyos upang tayo ay magpatotoo na may layon ang Diyos sa ating buhay. Pananampalataya at biyaya, tugon nating mga sumusunod kay Kristo upang ibahagi natin ang pananampalataya at biyaya. Let us tell the world of His love. Love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Morning na pala. Kasi araw-araw kasi ba naman eh, madaling araw ko nagigising. Akala ko tuloy gabi na. Anyway, isa pong pinagpalang Linggo ng umaga. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat binigay na naman po na niya yung panibagong araw sa atin. Na kung tutusin, anytime na gustuhin ng Ama sa Langit na ipadala na o ipabalik na ang second coming ni Jesus Christ, eh magagawa niya sa pamamagitan ng isang kisap mata lamang. Pero salamat sa Panginoon, puno pa rin siya ng pag-ibig sa atin. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya eto, binibigyan na naman niya tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mabuting balita. Ng kanyang balita sa sangkatauhan na kung saan ang kanyang mga utos ay hindi paghuhusga. Ang kanyang utos ay masasabi nating pagmamahal. Kaya pag nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon, huwag mo nating iisipin na ang Diyos ay naghuhusga na. Ang paghuhusga po ay wala pa. Hanggat nabubuhay tayo, ang paghuhusga ay wala pa talaga. Puro pag-ibig, awa. Kapag tayo po'y namatay at tayo'y nasa harap na ng Diyos, ay yan na po yung paghuhusga. Pero sa the fact na buhay pa tayo, tayo ay gising pa, ay talaga naman, bawat, sabi ko nga, every gising is a blessing. So magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ngayong araw na ito, tayo'y pakakain niya ng kanyang mga salita na nagbibigay ng pagmamahal, nagbibigay ng pagpapaalala, pagpapalo na, mas yung papalo na para gisingin lang tayo. Ayaw kasi tayo na, Lord, na nagpapatuloy sa pagkakasala eh. Kasi mahal tayo ng Diyos. Yun po yung pinakamahalaga. Kaya lagi natin isipin, ay, nakarinig ako ng salita ng Panginoon ngayon. Ay, ina-advise niya ako. Binibigyan niya ako ng payo. At wala nang pinakamagandang payo na maririnig natin sa bawat araw, kundi ang mga salita ng Panginoon. Amen po ba? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ya, manalangin muna sa Panginoon. Kasi napakahalaga po na tayo maglinis muna ng ating isipan, upang ang ating puso, upang sa ganun yung pag-flow po ng Holy Spirit, eh talaga namang masasabi nating, ah, wow, naiintindihan kita, Lord, kasi sinantabi ko muna yung aking mga alalahanin, mga problema, at nakinig ako sa iyong mga salita. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tipikit ang ating mga mata. Sa pagyuko ng ating ulo, pagpapakita na, Lord, surrender ako sa iyo. Nakayuko sapagkat inaamin kong ikaw ang pinakamataas. Mababa lamang ako, Panginoon. Ako yung lamang alipin. At sa pagpikit ng ating mata, inaamin natin sa Panginoon na kanyang presensya lamang. Ang presensya lamang ng Banal na Espiritu ng ating gustong manahan sa ating katawang lupa. Sapagkat ito ang magdadala sa atin upang maunawaan natin ang mapagmahal ng mga payo, ang mapagmahal na pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Wala ni isang mong matuwid. Ngunit gayunpaman, patuloy pa rin tayong pinagtsatsagaan ng Diyos na pangaralan, na pagsabihan ng mga salita niyang makapagpapagaling sa atin. Sana makinig tayo ngayong oras na ito. Sana isurrender natin lahat ng ating mga kayabangan, isurrender lahat natin ng gusto, lahat ng gusto natin isurrender natin kay Lord. And let God's will be done sa buhay natin.
sa araw-araw na ginagawa natin, araw-araw tayo nagkakasala. Kaya kailangan araw-araw tayong nakakarinig ng salita ng Panginoon. Lord, manahan ka sa aming mga puso higit sa lahat. Sa apat na sulok ng radio station na to, sa kanilang mga tahanan, higit sa lahat, Lord, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga espiritu. Nawa ang espiritu namin at espiritu may magkaisa upang nang sa ganon magkaunawaan, magkapatawaran, magbigayan, magmahalan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin ko po sa iyo, Ama. Ngunit bago po ako magwakas sa aking panalangin, humihingi po ako ng patawad sa aking mga kasalanang nagawa sa nakaraang oras. Lord, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong mga salita, ng iyong mga mensahe. Ipahayag ko ang iyong mensahe ng may kababaang loob at may pag-ibig sa aking kapwa. Lord, ikaw lamang may karapatang manghusga. Ngunit salamat na lang hindi mo pa yung ginagawa sa panahon na ito. The fact na kami buhay, pag-ibig, awa ang lagi mong ibinibigay. Kayon din po tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad upang mabukas ang sarado nating isip. Upang sa ganon yung espiritu nating patay muling mag-alab sa Panginoon. Upang sa ganon ang katotohanan ang malaman natin at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa Ama, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Diyos, Ama, at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Thank you po. Napakabuti po ng Diyos. Kumbaga, masasabi natin na walang ibibigay na salita ang Panginoon na hindi mo masasabing, Lord, ano ka ba? Bakit mo ako pinaparinggan ng ganyan? Hindi mo na ba ako mahal? Ay, hindi po totoo yan. Kasi the more na tayo ay pinapangaralan ng Diyos, ibig sabihin mahal na mahal tayo. Tayo'y malalaki na. Maaring sabihin natin, ilang taon ka na ba ngayon? 20, 30 o senior citizen? O baka mamaya nandun ka na sa stage na talagang hinihintay mo na lang yung pagtawag sa'yo ng Panginoon. Pero hindi pa huli lahat. Hanggat tayo humihinga, may pag-asa. Kaya nga ngayon, bibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Huwag nating isipin sarili na, masama-sama ako na. Wala na akong pag-asa sa mundo. Ang dami ko nang ginawang kasalanan kay Lord. Hindi totoo yan. Yan lamang ay pagdikta ng Diablo. Sapagkat ang Diablo, wala siyang trabaho ngayon dito sa mundo, kundi tayo'y wasakin, sirain, nakawan ng pananampalataya. Pero ang Panginoon, dito siya para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Now, tatanong yung, ano ba ang payo? Ano ba yung mapagmahal na payo ng Diyos ngayon? What? So, isipin natin na naririto ngayon ang Banal na Espiritu upang ipagmalaki ang mapagmahal na payo ng Diyos. Kasi po, lahat tayo nagkakasala. No? Wala talagang matuwid eh. Kahit hindi mo sadyain eh, talagang magkakasala at magkakasala ka. Minsan nga, magkakasala ka pa sa biglaan o hindi mo inaasahan eh. Pero pag nagawa mo na yung kasalanan, sabi mo, ay sayang, ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba nagawa yun? Ganun po tayo minsan, di ba? Pero sa bawat kasalanan na ginagawa ng mga tao, may mga kanya-kanyang utos. May kanya-kanyang mga utos. Ang Diyos. Diba? Kapag tayo ay may problema, lumalapit tayo sa ating kaibigan o sa ating magulang o sino may pinagkakatiwalaan natin. At sinasabi natin, uy, ano bang gagawin ko? May problema ako, ganito, ganyan. Pero the best na lapitan kapag tayo ay nasa pagsubok, depressed, stress, may problema, ang salita ng Diyos, dyan tayo lumapit. Sapagkat hindi niya ililigaw ang ating paniniwala. Hindi niya tayo bibigyan ng desisyon na mali. So sabi ko nga, sangkaterba ang kasalanan ng mga tao. Napakarami. Eh doon lang sa 10 utos ng Diyos eh. Di po ba? Magkamali ka lang doon sa ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Hindi ka lang sumunod sa igalang mong yung ama't ina. Yung hindi ka nga lang makapagsimba ng isang beses ang linggo. It's a mortal sin. Kailangan mo nang i-confess yun sa Diyos. Iba't ibang kasalanan, iba't iba ang payo ng Diyos. Pero sa ngayon po, ngayong araw na ito, meron po isang, alam mo nang, parang, hello, sabi ni Lord, pwede bang makinig ka muna? Kasi meron akong mapagmahal na advice sa'yo. Isang advice na masasabi kong, baka naman kaya ka ganyan, ay dahil nailigaw ka na ng takbo ng mundo. So sa oras na ito, iwanan muna natin yung mga nakita natin sa mundo. Tumingin tayo sa mundo, sa kingdom of God.
Amen? Dahil yun po ang totoong mundo natin dapat. Hindi rito. Sapagkat lahat dito ay pansamantala lamang. So ano nga po yung topic natin, no? So sa nakikita niyo sa screen, nakalagay po doon is about commandments, no? God's commandments to the LGBT community, same-sex marriage, and yung napag-usapan, di po ba yung SOGI, o yung tinawag, sabi nila, yung daway, sex orientation, gender identity expression. Meron po silang gustong ipasang batas. So, alam naman natin sa panahon ito talagang laganap na ang mga pagkakamali ng tao. Kaya nga, nagmamadali na si Lord Ginagamit na niya ang social media, ang Facebook, ang Messenger, para iparating na yung kanyang mabuting balita. Kasi, nagdo-double time din si Satan. Hindi naman siya papayag na akin na itong kaluluwa na ito, inaagaw pa ng Diyos. Amen? Kahit sabihin na natin, talo na yan, Satan na yan. Wala na yung kapangyarihan sa atin. Kapag tayo natutukso, at pag tayo sumunod sa tukso, isa lang ibig sabihin nun. Tayo ang nagdesisyon. Yung free will natin, ibinigay natin sa kasamaan. So, una po sa lahat, sabi ko nga, mahal tayo lahat ng Diyos, at itinuturo ng Diyos sa mga tao na mahalin. Mahalin natin ang ating kapwa. Amen? Good news yun, di ba? Mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ang mga makasalanan. Pero namumuhi siya sa kasalanan. Amen? Kaya nga, nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo Para nang sa ganun, sa mga kasalanan siya, maggamot, gumamot spiritually. Hindi naman pumunta ang Panginoon dito para sa mga banal Para sa ating mga makasalanan. At ang another good news, hindi lang pala ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Pati ang ating kapwa. Amen? Ang daming mga mahal natin sa buhay na nagmamahal sa atin. Lalo na siguro kung kayo'y nasa Panginoon, meron kayong mga tinatawag na ka-sister, ka-brother. Yan ang gusto na ng Diyos, nagmamahalan tayo. Kasi pag nagmamahalan tayo, nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Eh syempre, kung mahal tayo ng Diyos, at mahal ko yung kapwa ko, mahal mo yung kapwa mo, gusto mo bang mapahamak ang kapwa mo? Syempre, hindi. Kahit hindi mo yung kapamilya, kahit hindi mo yung kadugo, kung nakakilala ka sa Panginoon, ayaw mo yung mapahamak. Lalo na kung naranasan mo na yung buhay na makasalanan at nagbago ka, nakakilala ka sa Diyos. Siyempre, pag nakita mo yung kapatid mo na nabubuhay sa kasalanan, hindi mo siya huhusgahan. Kung baga, ipapadama mo sa kanya yung pag-ibig na naramdaman mo sa Diyos. Amen? Ang mga salita ng Diyos, gumagamit siya ng tao, ng pare, ng madre, ng mga preacher, o kung sino man yung binigyan niya ng gift of preaching para ipahatid yung mabuting balita. Hindi para manghusga, kundi para magbigay ng pagmamahal, pagpapaalala. Kasi ang Diyos lang ang may karapatang maghusga. Diyos lang. At salamat na lang sa Diyos, buhay pa tayo. Wala pa tayo sa Judgment Day. Puro love, mercy. Pero pag namatay na tayo, yun na. Yun na yung paghuhusga at ang Diyos lang ang maghuhusga sa atin according sa mga ginawa natin. O kung nagbalik loob tayo, bago tayo namatay, nagbago tayo. Amen? Kaya kung ano man yung kinalalagda natin ngayong kasalanan, ay kahit ikaw yung pinakamaruming basahan, mabaho, kayang gawin siya ng Diyos na busilak, mabango. Kung tayo ay susuko ng 100% kay Lord. Amen? So yun nga po, balik po tayo sa topic. So LGBT community. Kumbaga, masasabi natin, paano to nagsimula? Bakit nagkaroon ng ganito? Community. Alam nyo po, ang Diyos ay nilikha niya ang mundo. At ang gusto niyang community na makita ay God's community. Hindi po kung anong-anong community. Kasi pag God's community, ibig sabihin, ang Diyos ang naghahari, ang Diyos ang master, ang Diyos ang sinusunod. At alam naman po natin sa utos ng Diyos, ang dapat sinasagot lang natin, yes, Lord. Igalang mo yung amat ina, yes, Lord. Magsimba ka tuwing linggo, yes, Lord. Alam niyo po yun, hindi po tayo dapat nangangatwiran. Ang mga bata ngayon, kapag inutusan mo imbis na yes, mama, yes, papa,
wait lang. Ay, marami pa akong ginagawa. Iba ang Diyos. Kapag siya ang nagutos, kailangan opo lang. Walang question. Dahil napaka-perpekto ng utos ng Diyos. Ba't kailangan natin questionin? Bakit kailangan natin sundin yung gusto natin? Eh, gayong Diyos ang nag-uutos. Amen po ba? So, magkano tayo mag-throwback? Bakit nga ba nagkaganito ang mundo? Kasi sa panahon ni Noah, ginunaw ang mundo, di ba? Sa pamamagitan ng baha. Eh, nung time na yon, nalungkot ang Diyos. Nagsisipa nga siya. Sabi niya, bakit ko ba banilikha ang mundo? Ang sama ng tao. Panahon ni Noah yun, ha? Imagine, 2019 na ngayon. September 15, 2019. Gano'n nakasama ang mundo? Amen? Sobra. Unlimited ang kasama ng mundo. Dahil ang tama ay ginagawang mali, at ang mali ay ginagawang tama. Kaya yun ang gusto ng Diyos na pigilan. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kung alam niyo po ba kung nakapagsimba na kayo ngayon, ano ba ang homily? Ano ba ang mabuting balita? Tungkol sa isang daang tupa na wala yung isa, hinanap ng Diyos. Tungkol sa alibughang anak. Tungkol sa babaeng na wala yung kanyang pila, sa laping pila. Biro mo, connected sa topic natin ngayon, may hinahanap pala si Lord ngayon. Na isa-isang daang tupa, yung isa na wala, iiwan niya yung siyam na putsyam at hahanapin yung isa. At kahit pala sa alibughang anak, kahit pala gaano tayo makasalanan, makasama, masama, basta nagsisi tayo at nagbalik sa Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon. Nakita niyo kung gaano tayo kamahal ng Lord. Amen. So masasabi po natin na talagang wala pang naimbentong salita eh, kung gaano nagmamahal sa atin ng Panginoon eh. Amen. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nang magpapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, eh talaga na, masasabi natin na lahat iniligtas. Ngayon po, ayaw masayang ng Diyos Ama ang pinaghirapan ng Panginoong Jesus na ibinigay niya yung buhay. Di ba kanina, sabi dun sa ano, nauna sa atin, John 3:16, na mahal tayo ng Diyos, God, so God so loved the world, di ba? He gave His only begotten Son. O, ganun po. Kaya, dapat lang tayong makinig kapag si Lord na ang nag-a-advise. So sabi ko nga, throwback tayo. Saan ba nang galing yan, di ba? O ito, throwback. O punta tayo sa Genesis, kay Eva at Adan. Di po ba nung nilikha ni God si Eva at si Adan eh, masasabi natin na natuwa siya? Naku, tuwang-tuwa ang Diyos kasi nilikha niya ang isang babae at isang lalaki. At sabi niya, kawangis, halika, likhain natin ang tao, kawangis natin. Amen? Lahat, mula sa unang paglikha, anim na araw nilikha, naglikha siya, di ba? Lagi niya sinasabi sa pagkatapos ng kanya paglikha, oh, it was good, masaya siya. Para sa kanya, perfecto yung kanyang nilikha. How much more pa kaya yung tao? Yun ang pinakamagandang nilikha ng tao, ang isang lalaki at isang babae. At anong utos? Anong utos kay Eva at Adan? Eva, Adan, magparami kayo. Punuin nyo ng supling ang buong mundo. Ngayon, anong nangyari? Nasaan na si Eva at si Adan? Bakit nadagdagan? Bakit nadagdagan? Amen? May problema po kasi. May problema kung bakit po nagkaganon. Tulad nga lang sinabi ko, babae at lalaki, ba't nagkaroon ng third sex? Bakit po nagkaroon ng LGBT community? Bakit ngayon gusto nila ng same-sex marriage? Ng SOGI bill? Ano ba yung SOGI? Diba? Sex orientation, gender, identity, expression. Yung matalagang masabi nila kung anong kanilang gusto. Amen? Ba't po nagkaganon? Kung lalaki at babae lang, bakit nagkaganon na yung lalaki gusto niyang maging babae at yung babae gusto niya maging lalaki? Parang there's something wrong at talagang may mali. Saan po ito nanggaling? Alam niyo kung saan po? Ito po ay dahil sa kahinaan ng tao. Kasi ang gusto ngayon ng tao, ito gusto ko. Dito ako masaya.
wala kayong pakialam. Hindi kayo nagpapakain sa akin. Mapapakinggan natin na, ko, gusto ko. Yan ang tinatawag na human will. Pero ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 26 verse 39b, nung nananalangin ang Panginoong Jesus sa hardin ng Gethsemane, yung malapit na siyang ipako, nilumhod siya, nagdasal siya sa Panginoon, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari. Hindi dapat nagkaroon ng ganitong third sex, which is the original is female and male sex lang. Kapag umano ka ng dokumento, wala namang, diba? F lang, female. M, male. Wala namang TS, o third sex. Ang nangyari po, si matikas po yung ulo natin. Pinibigyan na nga tayo ng pangaral ng Panginoon na, oh, hindi yung kalooban mong sundin mo kasi palpak yan. Ang emosyon, kapag emosyon ang pinairal natin, palpak yan. Dapat, kung ano yung utos ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesus, naku, ipapako na ako, malapit na. Pero mahirapan ako, Ama. Pero dahil ito ang kalooban mo, susundin ko. Kung ang Panginoong Jesus na walang bahid ng kasalanan, sinunod niya ng buong buo ang Ama sa langit, bakit tayo ganun? Hindi natin masunod ang utos ng Diyos. Kasi nakafocus tayo sa gusto natin. Human will and not God's will. Yun po ang nagiging dahilan. Pangalawa, environment. Kinalakihan nakita sa TV, sa social media. Ay, pwede na pala ganun. Dati, mamacho-macho itong kilalang artista na to. Ngayon, tingnan mo naman. Nagpa-sex change. Nagdamit babae. Di po ba? Anong sabi ng Panginoon? Sa susulat, no, na magbago na raw tayo ng isip. Huwag na tayong sumunod sa takbo ng mundo. Hindi lahat ang nakikita natin sa social media, sa TV, sa radyo, sa YouTube, eh tama. Dahil maraming gawa ang tao na against God. Kasi nasulat din po sa Biblia na darating ang panahon, hindi na susunod ang tao sa utos ng Diyos. Bagkus, susundin niya kung ano yung kanyang gusto. Ko na naman, no? Akin na naman. Napaka-selfish naman nating tao. Ko, no? We don't care kung masaktan natin ang isang Diyos na nagbigay ng anak niyang Panginoong Jesus. Sinasayang natin yung pagkamatay ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay para mabigyan lang tayo ng kaligtasan. Amen? So LGBT community, lesbian, gay, bisexual, transgender, doon tayo sa lesbian. Bakit niyo namang gusto maging ano? Maging lalaki? Eh, babae kayong nilikha ng Diyos. Alam mo, siguro yung kapitbahay nyo o yung may kakilala sa inyo, inggit na inggit. Kasi sila, wala pa silang anak mag-asawa, pero babaeng-babae yung babaeng yun. Pero ikaw, gusto mong maging lalaki, bumbuo yung matres mo, pwede kang gamitin ng Diyos para magparami. Masarap kaya may anak. Amen? Pero tinatanggal mo yung biyaya ng Diyos na yun. Gusto mo hindi, ayokong manganak, ayokong magkaregla. Ayoko magkaroon ng monthly period. Gusto ko maging lalaki. Magkaroon ng muscle. Magkaroon ng bigote. Magpaikli ng buhok. May mali po ba ang Diyos sa paglikha niya? Nung kayo ba'y nilikha na lalaki at babae, mali ba siya? Never nagkamali ang Diyos sa kanyang paglikha. Amen po ba? So sige po, magpapatuloy muna tayo, no? So makinig po muna tayo sa isang awitin. And I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
Save me and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Jeremiah 17:14 says, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are my praise. You know, the same power is inherent in God's word. When his word touches you, it brings healing. His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. He sent his word and healed us. Let's sing it back to him and let his healing come as we sing it. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. RBFM.